Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Top na maghulog ng contribution. Ngayon, 50 years old na daw po siya. Pwede pa daw po niyang i-continue? Ako, syempre, ang sagot natin dyan ay pwedeng pwede, di ba? So, sabi nga po namin dyan, lagi ang isa rin sa mga pinapaliwanag namin sa ating mga seminar is, kung ang miyembro po, ay kasi para ma-qualify tayo sa pension, kasi yun talaga yung nilulook forward natin eh, 100, at least 120. Okay, 120 contribution. Kaya nga po, kung kulang sa 100, pwede hong dagdagan yan, regardless of the age. Eh, kagaya sa kagaya kay sir or ma'am na ano pa lang siya, ilang 53 years old pa lang siya, di ba? So, 53 years old pa lang, pwede po. Regardless of pwede ho kayo, pwede nyo dagdagan yan hanggang mag-60 kayo. Ang may papayo lang din po namin, dagdag ho, eh, kung kaya nyo ng mas mataas, eh, mas maigi. Tandaan po natin na ang benepisyo kay SSS na kasalalay ho yan sa dami, hindi lang sa dami, kundi sa laki din po ng binabayad natin. Ano po ang benefit na makukuha ng isang member na 60 years old na pero hindi pa na-complete ang 120 months contribution? Sayang naman, kung hindi na-complete yung 120 contribution para ma-entitle sa retirement benefit, so yung miyembro may option siya na i-avail yung lump sum. Yun nga lang po yung lump sum, equivalent lang yan to the total contributions paid in SSS. So, I suggest lalo na kung halimbawa, ako po, kami sa mga seminars natin, pinapayo talaga ho natin yan na as much as possible kung kayang dagdagan. Kasi di ba, wala naman po tayong limit eh pagdating sa ano eh, sa age sa pagbabayad. As long as nandoon yung willingness ng miyembro to continue to pay the contributions. Alam niyo po ba, alam po Ma'am Lisa, meron ako dati kapitbahay 59 years old. So, doon pa lang siya nagpa-miyembro at nakakompleto siya ng 120. 69 na, di ba? So, pero dahil andun nga yung willingness niya na maging miyembro, ipagpatuloy yung paghuhulog, so ngayon nagpe-pension na siya kay SSS. So, baka naman, di ba? Pero kung sakali nga po na hindi na talaga kayang dagdagan, so yun po, meron tayong lump sum. Or, kung hindi naman po i-avail ng miyembro yung lump sum benefit at iiwanan po niya yan sa SSS, at nabalda yung miyembro, may disability. So, ang disability benefit po natin, 36 months lang prior to semester of contingency, qualified na sa monthly pension. Gayun din sa death and funeral benefit. So, knock on wood, namatay yung miyembro natin, meron pong benefit na makukuha yung kanyang mga beneficiaries. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!